Pagpapatupad ng PUV Modernization Program tinalakay sa Kamara. Kabilang sa mga nasilip na mga mambabatas ay ang pagbili ng mahal na unit para makasunod lamang sa programa. Si Karen Villanda sa sentro ng balita live. Aljo, binusisi sa Kongreso ang implementasyon ng PUV modernization, particular na dyan yung pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan at yung pagbuo ng unit dito sa Pilipinas. Natalakay ang malaking gastusin para lamang makusunod ang mga operator at driver sa PUV modernization. Sa ngayon ay umaabot sa 1.4 million hanggang 3 million pesos ang pagbili ng isang modernized unit, pero nasa 5% lamang nito ang equity subsidy na ibinibigay ng pamahalaan para makuutang sa bangko ang mga operator. Sa ngayon, umaabot lamang ito sa 160,000 pesos para sa class 1. Giit naman ng DOTR, limitado lamang sa 200 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa PUV modernization program ngayong taon. Pero planong itaas ang equity subsidy sa 210 pesos para sa class 1 kung saan kukuha sa mga nakaraang pondo ng DOTR sa PUV modernization. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Steven Pastor ng DOTR. Magkakaroon po kami ng workshop sa April 12 to 14 internally po within the department para po aralin lahat ng antas ng PUVMP. Dahil yung Omnibus Franchising Guidelines po of 2017 needs to be revisited katulad po na nabanggit ninyo. Isa po dito ay tinitingnan po namin itaas po ulit yung equity subsidy to be more responsive dun sa pangangailangan po ng ating mga kababayan. But we commit that in the next coming weeks we will release a department order po and the corresponding memorandum circular from LTFRB to increase again po yung equity subsidy natin. Kasunod ito, natalakay rin ang pagbili na lamang ng mga locally manufactured unit para lamang mapababa ang presyo nito. Ayon sa DOTR, mayroong halos 50 manufacturer ng modern PUV kung saan 13 dito ay local manufacturer. Wala rin daw inirerekomendang manufacturer ang DOTR na binahan at tangkidiki ng mga kooperatiba. Pero nang tanungin kung pwede bang magbigay na lamang ng direktiba ang DOTR na puro local manufacturer na lamang ang tangkidiki na di hamak ay mas mura, narito at pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Steven Pastor. For the government side as the mother agency of DOTR, we prohibit our government employees to give preference po to a particular brand because it will be unfair po. Hindi nga if I may... Okay. Excuse me sir, hindi nga natin sinasabi na gamitin natin yung what particular manufacturer. Kaya lang kung makikita natin yung difference sa local at sa foreign, at least makikita natin yung difference. Natalakay rin sa Kongreso ang hirap sa pagproseso ng pagsanib sa mga transport cooperative. Sagot naman ng OTC, kulang kasi ang kanilang mga tauhan kaya wala silang regional offices sa ngayon. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng DOTR Office of Transportation Cooperatives. For 2023 po, nawalan po na kami ng mga tao in all of those regions. Kasi before po, we had at least 2 tao bawat region. So that's around 30 lang po sa buong Pilipinas. Meron po kaming mga tao to do that function. I'm sure yung 2 per region is, I think we agree na napakaliit po, nawala po po for 2023. So the function that you are mentioning, which is tama po, is being done by our office in Manila. So nandun po kami gumagalaw based on what we have. Aljo, higit 4 oras binubusisi yung implementasyon ng PUV modernization sa Kongreso. No? Ilan pa sa mga issue na natalakay ay kung kailan nga ba yung phase out, dahil ayon nga sa mga kongresista, kahit na i-extend yung deadline ay sa phase out pa rin naman na uuwi itong implementasyon. Ayon yung sagot naman ng LTFRB dito ay kung hindi naman pumasa sa Clean Air Act ang isang unit ay hindi naman ito mabibigyan ng prangkisa. Aljo. Okay, Karen, may nabanggit ba kung ano na ang mangyayari sa mga unit na hindi makapag-consolidate hanggang December 31? Ngayon marami na ang mga nagbago sa provision ng PUV modernization.
Yes, Aljo, ang una nga, no, ang sabi nga ng LTFRB at ng DOTR, kung hindi makapag-comply ang isang operator doon sa sinasabing consolidation hanggang December 31, ay hindi na ito mabibigyan ng prangkisa. Pero sa ngayon, ang sinasabi ng DOTR ay hintayin na lamang yung ilalabas na panibagong memorandum circular ng LTFRB. Aljo. Maraming salamat, Karen Villanueva.